Magandang umaga po, Alexander Lexter Juice. Bumabalik pa rin sa inyong morning update. Kamusta po kayo? I know everybody is excited. Alam ko narinig nyo na kung ano ang mangyayari at kung sino ang ka-collab ni Meridel Maymay Entrata. Some kind of a clue. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nabibigyan ng pangalan at hindi pa rin nabibigyan ng mukha kung sino man ang magiging kakulab ni Maymay. Narito po ang pa-teaser ng Star Pop PH sa bagong kanta ni Maymay na tinatawag nilang Auto Deadma. Let's go, Maymay. Hello, anyo. Annyeonghaseyo. Hi, Maymay. Ang nakalagay po Auto Deadma featuring Blank of Korea. So it is a Korean performer na magiging kakulab ni Maymay. Ang alam natin ay siya mismo ang magsusulat ng lyrics ng kanyang piece kasi siya po ang magra-rap sa part niya ng Auto Deadma song ni Meridel Maymay Entrata. And so kagabi pa lang ay talagang nababaliw na sa kakaisip ang mga taga-suporta ni Maymay at hindi nila talagang malaman kung sino at ang dami ng pangalan na ibinibigay nila na magiging kakulab ni Meridel Maymay Entrata. Hayun! John says this morning, 4 minutes ago, aba, boses pa lang, nakaka-in love na. Ayun. Sabi naman ng isa, visit Maymay Entrata's YouTube channel, may post siya doon, Auto Deadma. It's still the same as what we can see sa YouTube, guys. It's this teaser ng bagong kanta ni Meridel Maymay Entrata. LL, sabi niya, hula-hula lang po based sa boses. Ha 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 ha. Siya ba talaga? OMG. Kasi ang sabi daw, wow, sino kaya ang kanyang guest? Sabi niya, at Alina Shane 2? Alina Shane? Sino si Alina Shane? Yan ba ang pangalan niya? Binasi daw ito sa pangalan ng sa boses ng hindi. Hindi po si Alina kaibigan. Pero yes, mga kaibigan, Alina is kung marinig mo ang pangalang Alina, hindi naman siya Koreano. So, sabi ni Star Pop featuring Blank Anonymous, hindi alam ang pangalan of pinilagyan nila ng flag ng Korea. Ay, magdidemand talaga ako ng music video nila. Dapat meron yan. At wish ba? So, anong mangyayari? Lilipad ba sa Pilipinas ang Koreanong ito para makasabayan si Maymay sa pagkanta? Or isa siyang Korean singer, Korean in origin, pero nasa Pilipinas na siya. Pero ang meeting kasi na ginawa ng mag-hi, ano nga sa'yo si Maymay, ay naka-zoom live. So, ibig sabihin, galing Korea pa ba talaga siya? Or somewhere in the world na kailangang makipag-zoom meeting si Maymay at magsabi ng hi and hello at siguro magbibigay din ng input kung ano ang pwedeng mangyari sa kanilang collaboration. So, yan po ay hindi natin alam. Sabi ni Mitterazon, baka ito ang magiging pinto para makapasok siya sa international scene. Hindi lang yan, hindi yan imposibleng mangyari, Mita Rizon. Now that Maymay is having this recording or may ginagawa si Maymay na kung saan ang kanyang songwriter isang international, diba? Kilalang songwriter ng mga kilalang artista. I mean, not, what I mean is, kilalang music lover, mga singers, at ang kanyang producer ay gumawa din ng mga kanta ng mga
malalaking grupo na kilala sa buong mundo at malalaking singers, o diba? So, di malayong mangyari yan. Kung kaya, siguro sinabi ni Derek Lauren, my is on to performing this year. Kasi tinanong si Derek Lauren nung nag-live siya kung may acting project ba si Maymay. Sabi niya, magko-concentrate daw. More on performing daw si Maymay this year. Kung kaya, inaasahan na more kanta si Maymay and more ASAP natin to si Maymay. Ayun, nagulat yung mga kasamahan ni Maymay. Kasamahan ko na mga fan ni Maymay. Sabi nila, huy! Bakit? Sandali, wait. Hello, annyeong. Annyeonghaseyo, hi Maymay. Annyeonghaseyo. Annyeong. Hello, annyeong. Tinanik lang nila yan. Yan lang yung guest nila. Pagdugtungin natin, ha, sabi ni Els, yun daw ang mukha ng singer na guest niya na magiging collab ni Meridale sa kanyang Auto Deadma. Let's watch him again. Let's go. Hello, annyeong. Annyeonghaseyo, hi Maymay. Annyeonghaseyo. Annyeong. Hello. So yan ang guest ni LL. Sino kaya ang misteryosong Koreanong ito? Si Bossing Yuhan Huang? O baka naman si Kuya Ryan Bang? Kung sino man yan, magiging happy ako for you, Maymay, dahil unti-unti mo na talaga nararating ang mga gusto mong gawin. Ayan, inire-ready ko na ang sarili ko, sabi ni Mita Razon, para dito. And so, LL, meron pa siyang ibang choices na binigay. Ito po ang mga mukha nila. So, EXO ang kanyang guest, isa sa EXO singer. Ayan, ito din. Baka ito daw yung magkikakulab ni Mary Jo Maymay Entrata. So, nobody knows. Hanggang guess lang po ang lahat na ginagawa nila kasi walang clue si Star Pop kung sino ang magiging kakulab ni Maymay. Ha, ha, ha. Parang di yung ating inaasahan, di ako masyado madidismaya. Pagdating kasi kay Maymay, ibang datingan nila. Ayun, kay Miko sabi niya, sino po siya at saan grupo po galing? Ayun, sabi ni G-Red tumawa at sabi ni Bea, sige lang po, push natin mabait si Lord. Samantala, malaki talaga hinala ni LCL, sabi niya, di talaga imposible. Imagine nyo, sumayaw yan si Maymay ng love shot at may dance cover pa ng Bambi ni BBH. Tsaka ka-birthday pa ni Bake. O, diba? So, ito yung guest niya. Maymay. Annyeonghaseyo. Annyeong. Hello. Annyeong. Sino man ang singer na yan, hindi ko rin po alam, mga kaibigan. Pangarap ko sa kanya, sabi ni Dreamer 0504, pangarap ko sa kanya unti-unti nang natutupad na makilala siya internationally. Abang Kabugera pa lang alone, mga kaibigan. Talagang umani ito ng maraming reaction videos. Kung kaya hindi imposibleng mangyaring makilala si Maymay sa international scene at ang ma-nominate siya doon sa World Music Academy, World Music Award, I'd rather say, doon sa Germany na yon, ay of course doon nakita na siya ng mga tao gawa ng in-represent kung sino ang mga nominees on that category Asian Act Award, o diba? So yes, yun, hanggang ngayon ay talagang marami silang opinion about this. Sabi ni Dreamers May 23, K-drama si May, diba? Hindi sa K-pop idols. KC, may TikTok sila ni Pat noon, nakakanta if kilala yung Korean artist. Ayun, sabi niya. Kasi pala yung kasi, not Casey. Oh, malabo nga yung si Suga, sabi niya. Tapos sabi naman ni Rose, okay yan, bumalik excitement ng lahat. At saka si Shinami panalo kasi marami siyang default tag. Nasa stage na naman po tayo ng hulaan portion.
Ayan, Twitter. At marami po ang nakikijoin dahil marami ang excited kung sino nga ba ang magiging kakulab ni Maymay sa kanyang otodidma. Otipa, himatay pag siya yun kaso talagang malabong mangyari yan. Kasi sabi ni Jared, nako si V ito pag magrarap daw siya. Charot, ayun. Sino si V? Hindi ko po alam. Excited na ako pero hindi need ko 50-50 ang expectation sa kakulab niya. Pagdating kasi kay Maymay, medyo alanganin ako sa SP. Mahilig lang sila mang-hype sa mga fans ni Maymay. Ayun, SP star pa po yan. Sabi ni Otto, sabi ko sa sarili ko, low-key fan na lang ako ni Meridale. Support sa lahat ng project niya na hindi nakikisali sa karamihan. Pero minsan masaya rin ang makigulo. Yan ang sabi ni Autumn. Ayan, dahil sa Korean rapper na yan, mag-premium ako sa YouTube at Spotify. Naku, Maymay, nagiging active sila ng dahilan sa narinig nila na international ang kakulab mo. International performer. Sino ba yan? Sino ba yan? Star pa page siya na bago matapos ang hapon ay makilala na namin kung sino. Sino nga ba ang magiging kakulab ni Maymay na isang rapper, songwriter na isang Koreano? Alexander Lexter Jules. Yan po ang pinaka-latest sa mundo ng musika. Of course, kay Maymay and Trata na talagang excited ang lahat. Kung sino man yan. O, diba? I'll see you later for more. Magandang umaga po sa lahat.